Hi guys! Welcome back to my channel. So for this video, I'll be sharing to you a different topic na hindi kasama sa Love Life series. So it's a topic na struggle and a challenge ng karamihan sa mga Pilipinong mag-aaral. So ito, pinagdaanan ko din to. So paano ba ako nakapagtapos ng pag-aaral kahit mahirap lang ang aking pamilya? Kahit wala akong monthly na sustento or allowance from my parents. So, growing up in the island, kasi I came from Magdiwang, Romblon, I had my daycare, kinder, elementary, and high school years there. The basic education kasi is quite affordable in the province or even here in Manila naman din. Kasi libre naman ang pag-aaral ng basic ed. Wala naman siyang tuition. So, ang nagiging expenses lang nung araw is yung mga projects namin, yung mga extracurricular activities. And my parents, they are into food business kasi. So, nagtitinda ng mga kakanin at iba't ibang mga lutong bahay. Yung mama ko, yung papa ko naman, gumagawa ng mga baking products like buko pie, banana loaf bread, kamote, ano ba to, kalabasa, ubi pie. Lahat nata na pwedeng gawing pie ay ginawa ng tatay ko. And eventually, nagtinda rin ng isda yung papa ko, mama ko naman. Eventually, pumunta ng Manila and she worked in one of the food kiosks there sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. So, I had a successful basic education years sa probinsya. But then, when I graduated from high school, I told myself, I don't want to settle in the province lang. Ayoko magstay sa isla for good. So I wanted to go out of my comfort zone. I wanted to go to Manila para mag-explore at mag-aral. So good thing, when I applied for scholarship sa PUP, natanggap naman ako as entrance scholar kasi PUP meron silang provision for those who graduated valedictorian and salutatorian from high school. So graduate ako ng salutatorian. Ang aming valedictorian ay si Marian. And so, na-accommodate ako. From there, nag-start na yung journey ko. The challenge was, very limited yung money na binibigay ni Mama. Kasi that time, kami ni Mama magkasama dito sa Manila. So, ang binibigay niya lang talaga is, usually pang ano ko, pang pamasahe, tapos konting mga pampaphotocopy ng mga school materials. So, what I did during the first year college sa PUP, sa Polytechnic University is, nagtinda ako ng mga yema, pastillas, pulvoron na gawa ni Mama. May kasamang sales talk yun sa mga kaklase ko. Sabi ko, para siyang for a cause, selling for a cause. Sabi ko, guys, bili niyo yung mga products ko kasi it will help my future. So, ito naman mga kaklase ko, sympathetic naman sa akin. Aba, sold out lagi. Pagdating ng second year, nagkaroon kami ng swimming as PE subject. Naisipan ko namang magbenta ng mga sabon. I found this soap variety in Unimart Green Hills and it's imported galing Germany. And sobrang bango. Fruit scent siya, guys. So, kakaiba talaga siya. And it's very affordable. It's very cheaper. So, what I did is sell those bath soaps to my classmates taking the swimming PE class for half the price, the original price yung tubo. Pinapautang ko rin syempre dahil mga estudyante kami noon. Weekly yung allowance. So weekly din yung bayad. And then, first year, second year, third year, I was a dean's lister. Lagi namang pasado yung mga grado ko sa pagiging dean's lister. Kasi tumatak sa isip ko, kailangan ko mag-aaral ng maayos. Kailangan, kung mag-aaral na rin lang naman ako ng maayos, given na nagkaroon ako ng chance, pagbutihin ko na. Dapat mataas yung mga grades ko or nasa honor roll ako. So, na-achieve ko naman yun by the grace of God. And there are times para makatipid, I have to walk kasi that time tumira din ako sa Camp Crame. I have to walk from Camp Crame to Santa Mesa stop and shop. Diba ang layo? Parang mahigit isang oras. Wala. In-explore ko lang. Siguro mga dalawang beses ko lang ginawa yun sa buong panahon na nag-aaral ako sa PUT. Kasi gusto ko ma-experience what it feels like to walk long distances. Syempre, nagtitipid din. When I became a junior in college, I think pang 18 years old na ako noon or past 18. Nag-work na ako sa fast food chain, sa KFC, naging cashier ako doon and naging restaurant crew, fast food crew. So, syempre part-time lang, so umaga pasok sa school, sa gabi work. Doon ko naranasan yung papasok at kinabukasan, sobrang antok na antok ka, parang gumaganon ka talaga. Lagi pa man din ako sa unahan nakaupo.
buti na lang talaga nalalabanan pa. Pero every time naman kasi na tinatawag ako ng professor, inakakasagot naman din ako. Gustong-gusto ko yung part na ano, na pinaparecite. O ano na pag-aralan na, ano yung ano natin, lesson natin last time. Kasi memoryado ko yan. Fourth year, tuloy-tuloy ang pag-work ko while attending school. So basically, naging working student ako. Yun pala. Kaya ako nakapagtapos ng pag-aaral because I am determined enough na kahit anong mangyari, magtatapos ako. So bilang hindi naman afford ng mga magulang ko to send me to college, lahat kami magkakapatid, so I have to do my part. Instead of blaming them, instead of being sad about my situation, eh, ginawa ko na rin yung part ko, nagsumikap ako when I got the scholarship, when I turned 18, nagtrabaho ako. So I find ways to earn and help myself finish my school. So by the grace of God, natapos din naman. So nung mga time na ano, na nag-aaral pa ako, siguro mga third year, fourth year ako nito, habang naglalakad ako, minsan kasi nilalakad ko from Stop and Shop Santa Mesa or PUP Santa Mesa going to First West Crame kasi doon ako nag-stay. Minsan, pag nilalakad ko yon, iniisip ko, sabi ko, Lord, sana matapos na itong pag-aaral kasi nakakapagod maglakad. Parang yun eh. Napapagod ako. Tapos parang that time, I wanted to eat Jollibee. Pero kasi sobrang limited yung money, hindi ako maka-afford bumili ng Jollibee compared to my classmates kasi ang ibibili ko ng Jollibee, ay nako, i-ano ko na lang, i-save ko na lang para sa pambasahe ko at pagpa-photocopy ng mga school material. So hanggang lang hapsarap na lang ako pag dumadaan sa Stop and Shop Santa Mesa. So anyway, natapos din naman lahat ng struggle na yon, nakapagtapos din naman ako. And by the grace of God, hindi lang basta nakapagtapos, I was able to finish college with flying colors because God enabled me to graduate cum laude from PUP. So of all the ano, ang daming ano nalala ko noon eh. Tuwang-tuwa si Mama tsaka si Papa kasi ang daming mga graduates that time pero ang nakaakyat lang sa stages yung mga may honors, yung graduate ng summa cum laude pababa ng cum laude. Actually na-hit ko sana yung magna cum laude. Konting-konting point na lang. It's just that yung mga patapos na yung schooling ko, mas naging matindi yung part-time job ko kasi nag-encoder ako noon na panggabi. As in talagang halos overnight yung trabaho. So parang marami akong na-miss na mga projects. So konting-konting point na lang. Siguro kung ano, kung mas nag-focus pa ako, I think I was nakuha ko sana. But anyway, okay na rin naman yung cum laude kahit hindi rin naman madali yun, hindi lahat nakakagraduate ng gano'n. So thankful na din ako. So tuwa-tuwa sila Mama si Papa na sa dinami-dami, sa thousands of graduates, isa sila sa mga nakaakyat ng stage. Kasi yun lang yung nakakaakyat ng stage pag may honor ka. And then that time kasi, sobrang mahirap yung buhay dito sa Manila. So sabi ng Papa ko, anak, wala kong ano, wala tayong budget pang ano, pang tawag dito, pang blowout sa'yo. So sabi ko, okay lang yun Papa. Tapos sabi naman ng Mama ko, magluto na lang ako ng pansit tsaka manok sa bahay, fried chicken. That time kasi, ako pa lang yung nag-work sa family. So I kind of, ano, parang naging breadwinner din ako ng very, ano lang, saktuhan lang. Hindi naman tumagal masyado. Kasi after ko gumalit ng college, si Debbie naman yung tinulungan ko mag-aral. And then tuloy-tuloy na yon. Parang tulungan kami magkapatid. Sino makapagtapos yung sunod na kapatid yung pag-aaralin. So for like for a few years naman din, I was the one paying all the bills. So medyo mahirap talaga ang buhay kasi lahat noon, halos lahat ng mga kapatid ko and then yung buong family ko is andito sa Manila sa Pasig, nag-move na sila. But then ayun, para pagdating namin ng crossing, nagbus nga lang kami noon eh from papuntang World Trade kasi dun yung graduation venue. Tapos pagkatapos ng graduation ng mga kaklase ko, kanya-kanya silang alis dahil magbo-blowout sa mga restaurant. Tapos ako naman, umuwi lang din kami ng parents ko na parang walang nangyari. Pero sa akin naman, di naman yung big deal. So pagdating ng crossing, merong restaurant dyan na merong halo-halo. Hindi siya chowking eh, pero one of the parang fast food din. Sabi ng Papa ko, anak, gusto mo maghalo-halo. So niyaya niya ako. Sabi ko, sige pa, okay lang. E di, naghalo-halo kami. Pero isang ano lang, isang order lang yung binili ni Papa. Sabi ko, Pa, bakit isang order? Sabi niya, okay na yan. Para sa'yo lang din yan. So, siguro, hindi enough yung money ni Papa. So, actually, kinain namin tatlo yun. Pinaghatian namin. Malaking serving naman. So, actually, looking back,
on my life here in Manila, how I started. Actually, sometimes nakakaiyak din siya, sometimes ano, parang nakakalungkot, pero wala na eh, hindi ko na siya tinignan. Ang tinignan ko na lang is natapos yun. Tinignan ko na lang is mabuti ang Diyos kasi yung 4 years na pag-aaral sa kabila ng maraming challenges is natapos. That time, focus lang talaga ako sa pag-aaral. Hindi ako, walang boyfriend or anything, walang crush. Ano lang yun, school and bahay and church, yun lang yung ganap ko dati. So ayun, I realized kasi kung may gusto ka talagang ma-achieve sa buhay, gusto mong matupad yung mga pangarap mo, you will do your part. So sa inyo mga kabataan, kung hindi man afford ang mga magulang yung pag-aral kayo sa college, edi do something about it. Gawin mo yun, do your part, help yourself. If you are 80, lalo na ngayon, ang ganda nga ngayon eh, kasi when you finish senior high school, pwede ka na nga mag-work agad eh. Yun, you have to, kung hindi pa kaya mag-enroll ng college sa susunod na pasukan, you can actually work muna, save money, and then enroll yourself to college. May mga bagay na kaya na natin yan. Basta magiging matyaga lang tayo tsaka determinado at hindi na natin kailangan pang iasa sa mga magulang natin or dagdagan pa yung burden nila or yung sa pag-aruga ng pamilya. So ayun lang, I have this faith. I keep on, you know, yung pray, yung lagi talaga kasi ako nagpe-pray na pag may kailangan ako sa school, pag wala na akong budget sa pamasahe, ganyan, pag nagugutom ako, Lord, hinihingi ko yan na parang humihingi ako sa mga magulang ko. So, pinagkakaloob naman ni God. And yun, better grace, huwag nakatapos din naman, maayos naman din. Dati nga nun, habang pag naglalakad ako from school pa uwi, lagi kong iniisip, lagi kong sinasabi kayo, sabi ko, Lord, kakapagod maglakad. Sabi ko, sana matapos din to. Eto na, natapos na, diba, nakagraduate na ako, nakapagtrabaho na ako. Kahit nagtatrabaho na ako, guys, naglalakad pa din ako. So, ang prayer ko naman is, Lord, salamat at may trabaho na ako, so okay na lang maglakad. So, ganun lang yun. Parang it's how you help yourself and how you trust God na yung pangangailangan mo, yung pagkakaloob niya din naman, ibibigay niya rin din sa'yo. And gawin mo lang yung part mo, mag-aral ka na ng mabuti, tsagaan lang, huwag kang gi-give up. Kung hindi mo kailangan makisabay sa mga manilenya mong kaklase, kasi iba sila eh, iba yung upbringing nila. Ikaw kung galing kang probinsya, hindi probinsyana ka talaga, hindi ganun talaga. Huwag ka nang magpaka-feeling. Huwag ka nang magkapa-feeling. So, ayun, that's all for this vlog. Actually, hindi pa super detalyado yan eh, yung shinare ko. Ang dami kasi, masyadong makulay. And maraming ganap nung panahon na nag-aaral ako. But the key is, the essence here is that, kung gusto mo talaga makapagtapos ng pag-aaral, you will do your part. Kung kailangan magtrabaho ka, and save, and enroll yourself to school, then do it. After all, it's all gonna be worth it naman din. And after all, para din naman yun sa'yo. And your parents will be really, really proud kung nakapagtapos ka ng pag-aaral without depending on them. So that's all. I'll see you again on my next vlog. Bye-bye!